by Westbrook, parang ayaw na sa'yo ng mga Lakers fans. Teka, ayaw nyo ba talaga kay Westbrook? Ikaw, Laker fan ka, di ba? Laker fan ka, kaya nga nandito eh. Ikaw yung tuwang-tuwa nung una nung nakuha nyo si Westbrook. Yeah, Lakers, magcha-champion na. Pero yun, biglang eliminated. Anyway, pag-usama natin, update tayo dito sa current situation ni Westbrook. Matitray ba talaga to? O ano ba? Ito yung nalaman ko, ha? Mag-i-intro lang ako mabilis. Diyan ka lang. Promise. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Siguro may mga taas ang kilay ngayon. Aba, si Pao Salud, may pa-basketball na din, ano? Basketball opinion na rin. Eh, mahilig naman talaga ako sa basketball eh. Eh, kay talaga. Anyway, medyo nag-research naman ako dito. Ha? May konting napanood ako na video sa Lakers Nation, tapos nagbasa-basa din ako. Nakasubscribe ako doon kahit na alam nyo naman na hindi ako Laker fan. Ano ako, Boston Celtics fan. Solid! Anyway, sabi nun ni Trevor Lane, yung management daw kasi, gusto na daw talagang i-trade si Russel Westbrook kasi napakapangit daw nang nangyari. Pakapangit. Mas pangit pa dun sa nang busted sa'yo. No? Biyahan mo siya, pare. Pogi ka naman eh. Marami pang ibang babae dyan. Anyway, pangit nangyari sa Lakers this season eh. Eliminated. Parang yung pangarap nyo na bangungot siguro yung mga Laker fans eh, no? Kaya mukhang nagigising na naman. At isa ka ba sa ayaw na rin kay Russel Westbrook? Isa, comment mo nga, ayaw mo na rin ba kay Russel Westbrook? Bakit naman? Galing-galing ni Westbrook eh. Anyway, mukhang nagising na yung mga tao. At may negotiation na daw. Oo, meron na po. At mukhang hindi mo ata magugustuhan. Sabihin ko sa yung bakit ha. Okay na rin. Anyway, kung gusto mo, ikaw bahala dyan. Yung mga teams daw kasi na medyo interested kay Russel Westbrook, the keyword is medyo, ay parang hindi talaga ganun ka-interested kasi namumuwersa sila. Gusto daw nila, kung gusto nyong pakawalan si Russel Westbrook, isama na dyan yung first round future draft pick nyo. Sabi, total, di naman kayo nag-iisip ng future Lakers. Isama nyo na yung first round draft pick nyo. Kasi nagmamadali naman kayo sa'yo. Kasi, alam mo na, dahil kay LeBron James. Kasi masasayang yung panahon ni LeBron James. LeBron James kasi 38 years old na. Happy birthday in advance, King James. O yung sapatos mo, ha? Ang ganda ha? Anyway, I'm talking about the first round draft pick. Yan yung future ng Lakers. Tapos ang narinig ko pa, yung mga pangalan na possible ma-trade kay Russel Westbrook, parang hindi naman ganun ka-impressive. Eh. Pero anyway, kung talagang walang pakinabang na si Westbrook para sa inyo, at least mapaltan man lang ng pangalan. Hayward, Oubre, Buddy Hield, Robert Bolick, Brogdon. So ibig sabihin nito, wala talagang malapit na mangyari pa eh. Kasi usapan pa lang ito eh. Pero may negotiation. Wala pang close negotiation. May napansin ba kayo sa sinabi ko? Sinihingit ko lang si Robert Bolick kasi sikat si Robert Bolick ngayon. Dami chismes dyan eh. Pero hindi kasama si Robert Bolick ha. Baka sabihin nyo, oh. Ayan, yung mga nakahuli. Anyway, willing naman yung management na itrade yata eh. First round pick. Pero sabi ng karamihan, lugi daw eh. Lugi nga ba? Sa tingin nyo? Kasi pag minintay nyo naman si Westbrook, sakit din naman ang ulo nyo kung hindi talaga bagay. Ewan ko ba, galing-galing ni Westbrook eh. Problema lang siguro na sobrang sa galing at hindi nagbagay sa Lakers. Pero promise ko, may ibubuga pa to si Westbrook eh. Basta magamit lang ng ayos. Actually, naririnig-rinig ko nga, diba, yung kanilang coaching search. Kailangan alamin kung paano magamit si Westbrook. Parang wala silang choice kasi ayaw din nila pakawalan yung first round draft pick talaga eh. Kasi sasayang ang future. 38 na si LeBron. Hanggang kailan na lang ba yan? Anyway, I don't really care kung matrade o hindi. I'm not a Lakers fan, but I'm just letting you know kasi concerned ako sa Lakers eh. Sa gusto kong pumasok ang Lakers sa playoffs next season kasi namimiss ko na sila. Namimiss na sila ng mga Boston Celtics sa finals. Nangangarap lang din ako makaabot sa finals, no? Sana manalo kami sa Miami. Anyway, if I'm to ask you, yung mga Laker fans dyan, o kahit hindi ka Laker fan, ano? Agree ba kayo na ibigay na rin yung first round pick
total, eh, ititrade yun din naman yung mga players nyo, like yung ginawa nyo kay Kuzma, kay Ingram, did I say more? Teka, nasabi ko na ba sa inyo na si Phil Jackson at saka si Magic Johnson, eh, ayaw nilang itrade si Westbrook. Parang si LeBron pa yata gusto nilang i-trade eh. Naniniwala ka ba doon? Parang feeling ko press release para magkaroon ng konting value itong si kumbaga itong si Russell Westbrook para sabihin naman ng ibang team, nako, gusto pa pala ng Lakers to, kailangan ko makuha. Alam niyo na, discarding ganyan. Pero yung totoo guys, yung real talk. May pag-asa pa ba si Russell Westbrook sa Lakers? Kasi ang dami kahit sa Los Angeles, yung mga comment doon sa Los Angeles or Lakers Nation na YouTube, sa Facebook, talagang ayaw nila kay Westbrook eh. Ba't ganun? Kala ko pa naman masaya na kayo, bilis yun naman magbago. Kunting tiis lang. Anyway, kayo ang Laker fan, kayo ang sumugod dyan. Ako, taga-komento lang ako, taga-opinion dito. Salamat ha, kung sakaling basketball fan ka, hindi ka pa nakasubscribe dito. Boxing fan din ako at saka MMA fan. So, yun yung tatlong sports na ma-update ka dito. Okay lang yan, para ma-diversify ka na rin. Subscribe it at notification bell. And go Boston Celtics. Pati na rin Lakers, syempre. Marami mong kaibigan Lakers fan eh. Salamat, kung Laker fan ka ha. Shoutout ka naman dyan sa baba. Salamat po.